Hi, hello, good afternoon. Grace Stein here. Today is Saturday. Gusto ko i-share sa inyo guys yung natutunan ko na four factors to lasting joy. So, ano ba yung mga factors na kailangan natin para tayo ay magkaroon ng lasting joy? Ibig sabihin yung be joyful, yung lagi tayong masaya, yung totoong kasayahan. Okay? So, unang-una, ang nakalagay dito is living a simple life. So, itong ating world, ang dami natin minsan na kumbaga, gusto. Marami tayong gustong gawin. Marami tayong gustong makuha. Dahil nga sa influence ng palibot, di ba? Katulad ng, halimbawa, yung kaibigan natin may magandang bag, gusto rin natin ng magandang bag. Pero wala naman tayong reason ba't gusto natin yun dahil nga meron yung kaibigan natin. O yung kaibigan natin is ganito yung ginawa, gusto rin natin gawin yun dahil nga yung kaibigan natin ganun din yung ginagawa. So minsan, because of yung influence ng palibot natin, kaya kung sino yung kasama natin araw-araw, sino yung lagi natin nakakausap, sino yung mga friends natin sa Facebook, minsan yun yung gusto natin gayahin. Diba? Kasi yun ang ginagawa nila, kahit wala tayong reason kung ba't natin gustong gawin yun, ginagawa natin kasi gusto natin pakita na parehas din tayo sa kanila. So, nandito na, kailangan pala natin live a simple life. So, yung life na ano ba yung pinaka-importante sa atin? Ano yung magpapasaya sa atin? So, mas maganda na, kumbaga, malaman natin. Ano yung importante sa buhay natin? Malay natin, yung importante sa atin, hindi importante sa iba. Yung importante sa kanila, hindi importante sa atin. So, ang pinaka-importante, ano yung importante sa atin? So, kumbaga, kalimutan natin kung ano yung importante doon sa ibang tao. Kasi minsan, ginagaya natin sila, pero hindi natin alam ba't tayo gumagaya. Di ba? Kasi yung ginagawa nila, minsan, wala naman value talaga sa atin. Okay? So, living a simple life. Sabi nga, huwag daw mag-alala kung ano daw kakainin natin kasi everything will be given to us. Ano ba yung everyday na kailangan natin? Food. Siyempre, kailangan natin ng food. Pero kailangan ba na natin ng super daming food? Kasi katulad nung itong pandemic, di ba? Ang dami binibiling pagkain. Tapos pagdating, nabubulok. Di ba? So, katulad ng, halimbawa, minsan, ako din, namumalengke ako, ang dami kong biniling gulay. Yun pala, hindi ko naman kayang kainin lahat, hindi namin kayang kainin lahat. Mangyayari, masisira. So, just take things na kailangan natin. Yung tama lang sa atin. So, yung mga panic buying, kumbaga, hindi natin kailangan yun. Kailangan lang natin ano yung kailangan natin ngayon or bukas. Sabihin natin in 3 days. Yun. So, living a simple life. Ano yung, halimbawa, meron naman na tayong nagagamit, pwede pa naman, di, wag na muna tayong bumili ng bago. Yun. Yung mga simple, very simple. Ano lang yung, hindi dahil gusto natin ipakita sa iba, hindi dahil kailangan natin. Okay? Then, pangalawa is yung clean conscience. Karamihan, madami tayong, yung stress sa buhay natin, di ba? Ang dami nating nai-stress tayo, ang dami nating iniisip, pero yung iniisip ba natin, yung mga stress ba natin is talagang totoong stress. 'Di ba? So, unang-una, para mawala yung mga stress natin sa buhay natin, mas maganda na clean yung conscience natin. So, ano yung clean conscience? Yung conscience kasi, yung halimbawa, wala man sa ating nanonood, wala man sa ating tumitingin, ano yung ginagawa natin? Malinis ba yung konsensya? Sabi nga, malinis ba ang iyong konsensya? Parang yung commercial dun sa naglalaban ng sabon. Yung sabon, di ba? Malinis daw kasing linis ng konsensya. So, ibig sabihin, ano kalinis ang ating konsensya? Kasi minsan, may ginawa tayo na mali. Di ba? Alam nating mali. Pero tayo lang nakakaalam. Di ba? Minsan yung hindi tayo makatulog or dahil iniisip natin may nagawa tayong mali. So, hindi natin pwedeng palitan na lang basta na maging malinis, pero unti-unti nating babaguhin yung sarili natin para yung konsensya natin, hindi tayo uusigin. Makakatulog tayo ng mahimbing, di ba? Yung mga galit natin o yung mga taong nagalit man sa atin, patawarin natin. So, kumbaga, kung paano tayo magpatawad sa iba, ganun din sila magpapatawad sa atin, di ba? Kung ano man yung pagkakamali natin, mamapatawad din nila tayo kasi ganun din tayo magpatawad. Pag hindi natin sila patawarin sa mga nagawa nila, hindi rin tayo mamapatawad. So, ganun lang yon.
So, yung konsensya natin, ano man yung mga nandyan sa loob natin, yung mga sakit, yung pain, kasi ganito yung ginawa sa akin, noon kasi ganyan, naghirap kasi ako. Kung aalisin natin yan, magkakaroon tayo ng clear conscience. Sabi nga, kung sa isang baso ng tubig, may madumi, palitan daw ng palitan ng malinis at yung maduming tubig magiging malinis. So, unti-unti nating lalagyan ng malinis para yung mga madumi is matatapon, mawawala hanggang paglagay tayo ng lagay ng malinis, yung baso is magiging clear, magiging malinis. So, yung konsensya natin ganun din. The more we do good things, alisin natin yung mga pain, yung mga jealousy, yung mga, anong tawag doon, yung mga ego, yung mga ganon. Alisin natin yan sa ating puso at magiging clear yung mind natin. Makakatulog tayo ng maayos. Magkakaroon tayo ng good conscience. Then, magiging masaya tayo. Kasi syempre, magiging masaya yung malinis ang budhi. Sabi nga, malinis yung konsensya, di ba? Then, sunod is doing meaningful work. So, ano ba yung mga ginagawa natin everyday? Nasitingin natin is meaningful, di ba? Yung isang araw natin, pagising natin sa umaga. So, ano yung mga ginagawa natin? Sabi nga, mag-reflect. Pagdating daw ng gabi, dapat i-reflect natin. Ano yung ginawa natin today na kumbaga, valuable para sa atin at valuable din para sa iba. So, ano yung nagawa natin na nakatulong sa atin at nakatulong din sa ibang tao? So, yung parehas. Hindi lang nakatulong sa atin, hindi nakatulong sa iba. So, ano daw yung ginawa natin? Meaningful daw ba yon? So, andyan lang tayo, nakipagkwentuhan lang tayo, or ano yung ginawa natin na magkakaroon ng good value? May value ba tayong nagawa today? So, everyday daw, pagising natin, syempre be grateful at pasalamat tayo sa ating Panginoon kung ano yung mga natatanggap natin, na healthy tayo, na gumising tayo that day. Then, hihingi tayo ng wisdom. Ano yung gagawin natin today na makakatulong din sa iba, hindi lang para sa atin? So, yun, ipa-plan natin. Ano yung gagawin natin? So, mga decisions na magiging okay during that day. Then, pagdating ng gabi, magbe-meditate na naman tayo. Papasalamat tayo during that day at magre-reflect tayo. Ano ba yung nagawa natin today na mabuti para sa atin at mabuti rin para sa iba? Hindi lang mabuti para sa atin. Ano ba yung ginawa natin today na nakakadagdag sa ating pag-grow? Nakakadagdag sa ating pagiging good, nakakadagdag sa ating conscience na maging maganda ang ating konsensya, nakakadagdag sa laging positive. Ano ba yung naidagdag natin today para pagdating ng tomorrow, kung level 1 tayo today, baka level 1.5 na tayo tomorrow. So yun, doing meaningful work. So every day, ano yung meaningful work? Ano yung nagawa natin para sa iba? Sabi nga sa akin, ang parang goal ko every day is at least make three good things that can help others. So yun, ano yung three good things na magagawa ko para sa iba? So yun. So doing meaningful work. Then yung pang-apat na nakakapagpasaya sa atin, syempre meaningful work, may ginawa tayong mabuti para sa kapwa. Hindi lang para sa atin, magiging masaya tayo kasi magpapasalamat sila sa atin. Ma-appreciate nila yung ginawa natin, di ba? Then, etong having true friends. So, ito yung akala natin, ang dami nating friends. Katulad sa Facebook, ang dami kong friends, 5,000 friends. Pero actually, hindi ganun kadami kasi karamihan doon, hindi ko talaga friends, di ba? Parang kakilala ko lang sa Facebook. Minsan nga, friend ko sila, hindi naman kami nag-uusap, di ba? Kasi yung social media, akala natin pag marami tayong friends sa social media, maraming nag-like sa atin, is marami na tayong friends. Hindi pala, kasi karamihan sa social media, hindi yan yung totoong friend natin. So, paano natin malalaman yung totoo nating friend? Okay, so eto para malaman natin na meron pala tayong tunay na friend. So, yung tunay na friend daw, based on common values, parehas ba yung value natin? So, naniniwala ba sila sa good moral? Sabi, good moral and right conduct. Naniniwala ba sila dyan? Hindi lang sa naniniwala, ginagawa ba nila or ginagawa ba natin? Diba? So, sabi nga, birds with same feather flock together. Parang ganon. Sino yung friends natin na lagi natin kasama? Ganon din tayo. Kung good yon, good din tayo. Kung bad yon, bad din tayo. Kasi hindi tayo magiging friend kung iba yung kabila, iba ka rin, di ba? Hindi, lagi kayo mag-aaway, hindi kayo magiging friend na friend, di ba? So, yun.
isa daw yon, based on common values. Maganda ba yung value niya? Maganda ba yung value natin? Then, yun, magiging true friend tayo. Then, yung spiritual value natin. Naniniwala ba tayo sa isang Diyos? Iba yung Diyos niya, iba yung Diyos mo. Parang iba yung value niyo. So, ibig sabihin, hindi kayo magkaparehas. Pag hindi kayo magkaparehas, iba yung paniniwala niyo, iba yung paniniwala niyo. Mo, ibig sabihin, parang iba yung sinusunod niyo na rules. So, ibig sabihin, hindi yan ang true friend mo. Then, nagsusupport ba kayo sa each other? Or nandyan lang siya dahil cool ka? Nandyan lang siya kasi okay kayo pag lumalabas kayo, minum kayo, barkada kayo sa kung saang group, sa sports, whatever na group ninyo. Pero, nagsusupport ba kayo to each other? Nagtutulungan ba kayo? So, yun. True friend, support each other. Pag hindi yan nagsusupport sa'yo, hindi mo yan true friend. Diba? Kasi yung true friend nandyan to support you, to help you. No? Then, yun nga, same God ba yung pinapaniwalaan nyo? Then, meron ba kayong high moral standard? Yung moral ba natin, yung standard natin, mataas ba o mababa? Diba? Ano yung moral natin? Tayo lang nakakaalam nun, yung ating moral. Yun yung minsan nandito sa dibdib natin na hindi mawala, yun ang nagkukos atin ng guilt and pain. Diba? Kasi mababa yung moral. Pero yung pagmataas ang moral mo, yung wala kang guilt, wala kang pain. Diba? So, wala kang kinagagalita, wala kang kagalit, wala kang sama ng loob sa iba, wala kang iniisip naman sama sa iba. So, malinis yung konsensya mo. Good yung moral mo. No? Then, yung strong foundation. Kasi tayo minsan, pwede tayo maging good for a little bit. Ngayon, pag dumating yung crisis katulad nito, nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho, biglang sumasama yung ugali mo. Sabi nga, yung lemon daw, pag piniga, lemon ang lalabas. So, pagdating ng crisis, kung ano yung naramdaman natin, napiga tayo, kung ano yung lalabas dyan, sabi, kapit sa patalim, ganun. Or yung lumabas dyan, nagmumura ka na pag nagagali, pagka napipiga ka, or napahiya ka, or something. Kung ano yung lumabas, yun yung totoong ikaw. So yun, sabi, dapat meron tayong strong foundation na ready tayo in time of crisis. Siyempre, merong mahirap ang crisis. Marami tayong mga pain na darating. Kasi siyempre, kung walang trabaho, walang pagkain, walang pangbayad sa kuryente, walang pangbayad sa bahay, may mga bills tayo na minsan hindi natin halos abutin na bayaran. So yung mga dumarating na yun, anong reaction natin doon? Tayo ba yung taong na kasagaw palagi? Dahil may problema tayo, tatanong lang yung anak natin. Halimbawa, nagtatanong sa atin, nabulyawan na natin. So, saan na yung ano natin? Ano yung reaction natin sa mga ganun? So, kaya dapat daw strong tayo. So, to be strong, anong kailangan natin? Hingi tayo ng tulong sa ating Creator. Kasi siya yung magpapalakas ng loob natin. Siya yung mag-guide sa atin sa everyday para pagdating man ng crisis, kasi yung crisis dumarating yan. Para daw yan, four seasons of life. Sabi, may winter palagi. Hindi lang alam kung maaga ba darating ang winter o late or matindi ba yung winter o hindi. So ngayon, itong pandemic, kumbaga, medyo matinding winter to. So hindi tayo ready. Kaya maraming tao na may problema. Maraming nga dyan na stress talaga. Maraming depression. Maraming nagpapakamatay. So yun, dahil hindi strong yung foundation. Kulang sa paniniwala. So pwede natin yan maiwasan, di ba? So, yun yung mga true friendship. Yung friendship kasi kailangan natin ng friend na mag-aakay sa atin. Diba? Mag-aakay sa atin kung paano tayo mag-grow, paano tayo magiging malakas. Kung yung friend natin hindi ganun, hindi yun yung totoong friend natin. Pag yung friend natin ang advice sa atin hindi maganda, hindi yun yung totoong friend natin. So, yun. Pipili tayo ng friend kasi yan yung true friendship. Or gusto mo yung friend na hindi ka sinasabihan ng totoo. So, hindi yun totoong friend. Gusto ka lang nun ka-chika-chika. Kasi enjoy kayo. Parehas yung hilig nyo. Halimbawa, hilig nyo lang mag-shopping, mag-chismisan, or hilig nyo kung ang sports na pinupuntahan nyo is parehas yung sports nyo. Yung mga ganon. Mga ano lang yon, pansamantalang friendship, hindi yung totoong friendship. Kasi ang friendship in time of difficult time, nandyan ang friend. So yung kapatid ko nga nung na-accidente siya, dati ang dami niyang friend, halos lahat ng barangay kilala niya. Nung na-accidente siya, wala na siyang friend. Isa na lang yung nakikita kong friend na nagbibisita sa kanya. So, yun yung totoong friend. Kaya, etong friendship, yan yung papasaya sa atin. Kasi, karamihan, pansinin nyo, kapag yung friend yung may sinabing masama sa inyo, di ba hindi kayo makatulog? Di ba stress kayo? Kasi, yun yung totoo. Yung parang hindi natin matanggap na yung friend pala natin, hindi pala totoong friend.
So, sabi nga, yung word friendship, yan yung social media, yan yung mga hindi totoo, yung nag-like nga sa'yo, pero hindi ka naman pala like para masabi lang nag-like sa'yo. So, hindi yon. Hindi natin tinitingnan yung dami ng likes sa Facebook para maging masaya tayo. So, minsan marami din nai-stress sa Facebook kasi hindi nag-like yung friend na na-stress. Bakit hindi nagla-like yung friend niya? Or may sinabi yung friend. So, iisipin natin, tanggapin natin na yung social media, hindi yan yung totoong friend natin. So, meron dyan ilan, pero makikita natin dyan yung totoo nating friend. Kasi yung totoo nating friend is nandyan sa atin palagi. Diba? In time of happiness, in time of pain. Lalo na pag pain, yung friend mo nandyan, inaakay ka niyan. Nandyan siya para i-guide ka, pakinggan ka. Yan yung totoong friend. So, ito yung apat na factors. Living a simple life, simple lang ang buhay. Hindi natin kailangan ng super para lang ipakita natin sa mundo na ganito tayo. So, hindi yon. Kasi everything will be given to us. Bibigay ni God lahat. So, wag natin pagurin yung sarili natin, katawan natin, pagurin natin para lang sa ating salary or something. Kasi mas maganda kung ang magbibigay sa atin ng lahat ng pangangailangan natin is si God. Siyempre, kailangan din natin mag-work. Hindi naman ibig sabihin maging matamad tayo. Pero ilagay natin siya as first priority natin. Kasi once na siya ang first priority natin, alam nyo yung intuition, magugulat kayo. Kasi lahat ng gagawin nyo, magkakaroon ng good result. Kapag yung ginagawa natin, walang good result, tingnan natin, ano kaya yung aking conscience? Ano kaya yung ginagawa ko everyday? Meaningful kaya? Doon natin titingnan. Then, meron kaya akong true friends? So, am I living a simple life? Kasi yung simple life, ibig sabihin, we don't need a lot. Diba? Parang hindi natin kailangan ng super para mapasaya lang tayo. Hindi natin kailangan ng 10 kilong bigas para makakain tayo sa isang araw. Diba? So, we just need something na makapagpasaya sa atin to support us. And number one, syempre, yung ating spiritual. Okay? Simple life, clean conscience, doing meaningful work every day for others, helping others, then yung having true friends. Okay? So, yung apat na factor na yan, yan yung foundation para magkaroon tayo ng very long-lasting joy. So, joy is happiness, di ba? Yung happiness na totoo. Hindi lang happy dahil may nag-like sa atin. Happy tayo from the inside. Solo man tayo, wala man tayong kasama everyday, happy pa rin tayo. Di ba? So, kumain man tayo ng simple lang gulay na nilaga, happy na tayo. Diba? So, yun yung totoong happiness. Sabi nga, listen, obey, and be blessed. So, yun ang pinaka-importante. Sana marami kayong natutunan, and I'll see you on my next video. This is 4 Factors of Lasting Joy. Thank you!